Tayo pong lahat ay manalangin. Banal at mahabagin naming Amang Diyos sa langit na sa amin ay nagmamahal. Salamat po sa iyong biyaya ng pagliligtas sa amin sa katapusan ng panahon ayon sa iyong itinakda at sa paghihiwalay sa amin mula sa makasalanang mundong ito upang maglingkod sa iyo, ipangaral ang Ebanghelyo at sumunod sa Panginoon sa loob ng Church kung saan ang Panginoon ay gumagawang kasama namin. Taimtim po kaming nananalangin na samahan mo po ang lahat ng mga churches dito sa Korea at sa buong mundo at sa lahat ng mga brothers at sisters na nagsisikap para sa misyon ng pangangaral ng Ebanghelyo na iyong iniutos at nag-iingat ng kanilang pananampalataya at nag-evangelize kahit na sa mahirap na sitwasyon sa pamamagitan ng iyong salita, karunungan at kapangyarihan ng Espiritu. Dalangin po namin na bigyan mo kami ng kaligtasan, kapayapaan at kalayaan hanggang sa matapos namin ang misyon ng pangangaral ng Ebanghelyo na ipinagkatiwala mo sa amin sa katapusan ng panahong ito. Ang mundo na ito ay nakakatakot at mas puno ng kasalanan sa araw-araw. Ito ay isang lubhang mapanganib na mundo at hindi namin alam kung ano ang mangyayari sa isang araw. Kung wala po ang iyong tulong, ay wala kaming magagawa. Kami po ay tapat na dumadalangin na samahan mo po kami at hawakan kami ng higit ng iyong salita at kapangyarihan upang maisakatuparan namin ang iyong dakilang gawain na nais mong gawin sa pamamagitan namin. Taimtim po kaming nananalangin na samahan mo po ang lahat ng mga mangangaral na nangangaral ng Ebanghelyo sa kanilang mahirap na sitwasyon sa pamamagitan ng iyong salita, karunungan at kapangyarihan ng Espiritu. Panginoon, ikaw na nagpapahintulot sa amin na tumanggap ng pagtubo sa pamamagitan ng iyong mahalagang dugo, kami po ay nagtitipon upang purihin ang iyong biyaya, pag-aralan ang iyong salita, at magkaroon ng fellowship. Kaya naniniwala po kami na ikaw ay kasama namin, Panginoon. Pakiusap, tingnan mo po ang sitwasyon ng bawat isa sa amin. Hawakan mo po kami sa pamamagitan ng iyong mahabagin at makapangyarihang kamay at pagkalooban mo po ang bawat isa sa amin ng nararapat na biyaya. Pakiusap, pagkalooban mo po ng nararapat na biyaya ang mga may sakit at nangihina at bigyan sila ng pagkakataong sumunod at gumawa para sa iyo sa katapusan ng panahon. Ituro mo po sa amin ang iyong salita na nais mong matutunan namin, ang iyong banal na kalooban at ang mga gawain kailangan namin gawin. Idinadalangin namin ito sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. Tingnan po natin sa Biblia. Efeso chapter 2. Efeso chapter 2 verse 1 hanggang 5. Basahin po natin. Basahin natin mula sa Efeso chapter 2 verse 1 hanggang 5. Kayo nooy mga patay sa inyong mga pagsalansang at mga kasalanan na dati ninyong nilakaran ayon sa lakad ng sanlibutang ito, ayon sa pinuno ng kapangyarihan ng himpapawid ng Espiritu na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway. Tayong lahat ay dating nabuhay sa gitna ng mga ito, sa mga pagnanasa ng laman na ating ginagawa ang mga nais ng laman at ng pag-iisip at tayo nooy katutubong mga anak ng kapuotan gaya naman ng mga iba. Ngunit ang Diyos, palibhasa'y mayaman sa awa dahil sa Kanyang malaking pag-ibig sa atin, maging noong tayo'y mga patay sa pamamagitan ng ating mga pagsuway, binuhay niya tayo kay Kristo sa pamamagitan ng biyaya, kayo'y naligtas. Ang klima ay nagiging malamig na. Ngunit, ito ay mas mabuti kaysa sa mainit na panahon kapag tag-init.
Ito ay isang magandang panahon. Ang autumn ay ang panahon ng pag-aani ng mga hinog na butil. At tayo rin ay naniniwala na ang ating espiritu ay lumalago bilang karapat-dapat na bunga tungo sa banal na buhay na walang hanggan para sa Panginoon. Noong nakaraang linggo po, sinabi ko sa inyo ang yung nangyayari ngayon sa gitnang silangan na may pamagat na Israel at ang Muslim. At taimtim natin itong ipinapanalangin upang huwag po itong maging seryosong digmaan. Lahat ay mangyayari ayon sa kalooban ng Diyos. Subalit, maraming mga banta at pag-atake tungo sa mga Israelita ang nangyayari sa pamamagitan ng mga Muslim. Hindi lang sa Israel, kundi gayon din po pati sa Europa, gayon din sa Amerika at sa iba pang mga lugar. Tulad ng sinabi ko po sa inyo noong nakaraan, maraming mga grupo ang laban sa Diyos na tagapaglikha dahil ang komunismo ay ginawa batay sa ateismo. Ngunit sila ay nababawasan na. Sa halip, ang mga Muslim, ang kapangyarihan ng Muslim ay nagsimula sa gitnang silangan na sumasamba kay Allah kahit na hindi naman ito umiiral. Ito ngayon yung kumakalat sa buong mundo. At halos 2 bilyong katao sa 55 na mga bansang Islam ang nagsisikap na i-convert ang buong mundo sa pagiging Muslim. Alam nyo ba na mayroong kapangyarihang sumubok na pamunuan ang mundo gamit ang komunismo at ngayon ay may kapangyarihang sumusubok sa pamunuan ang mundo sa pamamagitan ng mga Muslim at hindi ng Diyos. At ang dakilang kapangyarihang ito ay humahamon sa Diyos. Nag-iingat ako na sabihin ito, ngunit maging ang Katoliko ay sila man din ay pumatay din ng maraming mga Kristiyano sa kasaysayan. Ang populasyon ng Katoliko ay malaki at ang kapangyarihan ng Katoliko, ito ay nagmumula sa Papa. Siya din ay laban sa Diyos at iginigiit ang kanyang sarili bilang Diyos. Wawasakin ng Diyos ang lahat ng tao na laban sa Diyos. Kaya nga, sa unang Samuel, sa chapter 2 verse 10, ang mga kaaway ng Panginoon ay madudurog. Ang mga kaaway ng Panginoon ay madudurog. Dudurugin sila ng Diyos. Siyempre po, ang lahat ng tao sa mundong ito, ang lahat ng tao sa mundong ito na hindi nakakakilala sa Diyos ay laban sa Diyos. Ngunit ang Diyos, siya ay matyaga at naghihintay sa kanila na magsisi bago dumating ang kanyang itinakdang oras. Subalit sa huli, lahat ng kapangyarihan na laban sa Diyos ay hahatulan ng Diyos. Tiyak po na alam natin na ang mga Israelita, sila ang piniling bayan ng Diyos mula pa noong 4,000 taon ang nakakalipas. Mula ng panahong pinili ng Diyos si Abraham at ang Diyos ay direkta silang pinamumunuan
hanggang sa ngayon. Sa mga awit, chapter 59, verse 13, upang malaman ng tao na ang Diyos ang namumuno sa Hakob hanggang sa mga wakas ng lupa. Kailangan malaman ng lahat ng tao sa mundong ito na ang Diyos ang namumuno sa mga Israelita. Alam natin ng mabuti ang Biblia. Kaya alam natin na sila ang kaunting mga tao na naninirahan sa gitna ng mundo, ngunit ipinakita ng Diyos ang kanyang sarili sa pamamagitan ng kasaysayan ng mga Israelita. Ipinakita niya na ibinibigay niya ang pagpapala sa mga sumusunod sa Diyos at ang parusa sa mga sumusuway sa Diyos. Dahil sa kasalanan ng pagtataksil kay Kristo, ang mga Israelita ay ikinalat sa buong mundo sa loob ng 2,000 taon ng kanilang mahabang kasaysayan. Tumanggap sila ng maraming pagdurusa at ng pagpatay. At pinanumbalik sila ng Diyos bilang isang himala. Ito'y upang ipakita na ang Diyos ay hindi patay. Ang pagbagsak ng Israel ay noong 586 BC. At pagkatapos ng AD 70, ang lahat ng mga Israelita ay ikinalat sa buong mundo. At pagkatapos ng 2,000 taon, nakamit nila ang kalayaan noon pong 1948. Paano nga ba nangyari ang ganito? Ito ay himala ng Diyos. At ng araw, pagkatapos na magtipon ng mga Israelita sa kanilang lupain, sila ay nakipaglaban sa malaking puwersa ng mga Arabo. Sinakop ang lupain at nakamit nila ang kalayaan. Nagkaroon ng una, ikalawa, ikatlo at ikaapat na mga digmaan. Ngunit nakamit ng Israel ang tagumpay. Alam po ninyo ang kwento ni David at Goliath? Si David ay isang batang pastol at isang bata. Si Goliath ay isang general na sinanay mula sa pagkabata at siya ay isang higante. Bawat kamay at paa ay may 6 na mga daliri at mukhang isang halimaw. Si Goliath na may ganitong boses na parang kulog ay sumigaw sa Israel. Kung ang Diyos na pinaniniwalaan ninyo ay buhay, lumabas kayo at maglakas loob na labanan ako. At alam niyo po, habang nanginginig sa takot ang lahat ng mga Israelita, isang batang pastol na nagpunta sa kanyang mga kapatid ang pumunta sa harapan upang makipaglaban. Si Goliath ay mayroong malaking kalasag. At ang iba ay mayroon ding kalasag. Ang kanyang sibat ay gaya ng malaking panghabi. Siya ay isang halimaw. Subalit, sa kabilang banda, si David ay isa lamang binatang pastol. Sa kanyang kamay ay mayroon pong maliit na tirador na gaya ng sa bata na naglalaro ng bato. At si David, siya ay nagtungo kay Goliath na dala lamang ang tirador sa kanyang kamay. Sa unang Samuel 17:45, sabi niya, lumalapit ka sa akin na may tabak, may maliit at malaking sibat. Ngunit ako'y lumalapit sa iyo sa pangalan ng Panginoon ng mga hukbo, ang Diyos ng mga hukbo ng Israel na iyong hinahamon. Sa araw na ito ay ibibigay ka ng Panginoon sa aking kamay. Kaya bagaman si David ang naghagis ng bato, subalit sino ba ang nagmamaneho ng bato? Ito ay ang Diyos na nagbaon ng bato sa ulo ni Goliath. Kahit na si Goliath ay isang higanteng general, ang bato na bumaon sa kanyang ulo ay nakamamatay. Si David ay walang tabak. Pinatay niya si Goliath sa pamamagitan ng pagpugot ng ulo gamit ang tabak. Sinasabi ng Biblia na ang pangyayaring iyon ay hindi lang natapos ng ganoong sitwasyon, kundi si David din ay sinakop niya ang mga bansang nakapalibot at naging dakilang hari ng Israel, at si David ay naging larawan ni Kristo na siyang darating sa hinaharap. At sa kalagitnaan ng mga Israelita, nalalaman ko na hanggang sa katapusan ay pinahayag ng Diyos ang kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng mga taong ito.
At ayon po sa Jeremias chapter 31, ang Israel ay hindi maglalaho hanggat nananatili ang langit at ang lupa o yung mga alituntunin ng araw at ng gabi. Ganito ang sabi ng Panginoon sa Jeremias chapter 31 verse 35 hanggang 36, na nagbibigay ng araw bilang liwanag sa maghapon at ng takdang kaayusan ng buwan at ng mga bituin bilang liwanag sa gabi na nagpapakilo sa dagat upang umugong ng mga alon. Ang Panginoon ng mga hukbo ang kanyang pangalan. Kung ang takdang kaayusan na ito'y humiwalay sa harapan ko, sabi ng Panginoon, ang binhi ng Israel ay hihinto sa pagiging isang bansa sa harapan ko magpakailanman. Ito ay binabanggit habang ang Israel ay bihag sa Babilonya dahil sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan at pagsuway sa kautusan. Kahit na ang Israel ay tila pabagsak na, ito ay hindi magpakailanman. Ibig sabihin, ang bansang Israel ay muling babangon pagkatapos kahit na ang makapangyarihang bansa na malapit sa Israel ay hindi kinikilala ang Israel bilang isang bansa, ang Israel ay hindi mabibigo sa ilalim ng salita ng Diyos. Sa madaling salita, ang Israel ay hindi na kailanman babagsak habang nananatili ang kasaysayan. Nang makita natin ang salita ng Diyos na ito, nalalaman natin na ang Diyos ay sasalungat sa mga lumalaban sa Israel sa mga huling araw. At noong May 14, 1948, 70 years mula ngayon, nakamit ng Israel ang pagiging malayang bansa pagkatapos ng 2,000 taon at naging makapangyarihang bansa na. Subalit ang lahat ng mga Hudyo sa mundo ay humigit kumulang 20 milyon lang. Ito ay hindi kapanipaniwalang katotohanan na kinokontrol nila ang politika ng buong mundo, ang ekonomiya, kultura at mass media, kahit na ang kanilang populasyon ay kasindami lamang ng mataong lugar sa ating bansa. Subalit ito po ay totoo, ang Diyos ay nasa likod ng kanyang bayan. Habang lumilipas ang panahon, magpapakita ang Diyos ng ebidensya na ang Diyos ay buhay sa pamamagitan ng bansang Israel. Kaya ngayon, maraming bansa ang babangon laban sa Israel. At ang Diyos ang lalaban sa mga puwersang sumasalungat sa Diyos sa pamamagitan ng bansang Israel. Sa Josue 23, talatang 10, ipinahayag ng Biblia na ang isang makapangyarihang bansa ay palalayasin sa harapan nila. Walang sino man na makakatayo laban sa kanila. Magagawa ng isa sa inyo na mapatakbo ang 1,000 sapagkat ang Panginoon ninyong Diyos ang nakikipaglaban para sa inyo, gaya ng ipinangako niya sa inyo. Sinabi ng Diyos na siya ang makikipaglaban para sa kanila. Kaya gaya ng isang palabas patungkol sa digmaan, nakikita natin ang mga balita patungkol sa Middle East nitong nakaraan lang. Ang kasaysayan ay naitakda na, mayroong nangyayaring digmaan, ang Diyos ay sumasalungat sa huling bansang lumalaban sa Israel. Pagpapalain ng Diyos ang bansa na nagpapala sa Israel at susumpain ang mga bansa na susumpa sa Israel. Ang Diyos ay titindig laban sa bansa na sumasalungat sa Israel. Mananalo sila sa digmaan laban sa Israel, subalit paano naman sa Diyos? Dapat nating makita kung paano ang mga salita sa Biblia ay naisa sa katuparan. Alam na po natin kung ano ang susunod na mangyayari. Gaya ng nabanggit ko sa inyo noong nakaraan, ang buong mundo po ay nababalisa. Ang buong mundo ay nababalisa na para bang magkakaroon na ng huli at malaking digmaan doon po sa Middle East. At kapansin-pansin po, biglang magkakaroon ng kapayapaan. Ang buong mundo ay muling magugulat. Ngayon, hindi lamang kapayapaan ang magkakaroon sa Middle East, kundi pati na rin ang pandaigdigang kapayapaan. Wala ng digmaan. Ang isang mabuting mundo ay paparating kung saan maaaring mabuhay. Darating ang panahon kung saan ang science, sibilisasyon, sining at entertainment ay lumalago at ang mga alitan ay isang bagay na lamang ng nakaraan. Ang buhay ay magiging kalmado at ang pinapangarap na tunay na paraiso sa mundo sa bandang huli ay hindi magkatagal. Ito'y mauunawaan po ng mga tao.
Ang mundo ay magdadaos ng isang signing ceremony para sa 7-year peace covenant. Mula ngayon, ang huling 7 taong kapighatian na nakasulat sa Biblia ay magsisimula na. Nabasa ko ang isang pahayagan noong nakarang araw at nakita ko ang tao na tinatawag na Al Gore, yung kanyang pangalan, na dating vice presidente ng United States, na tumakbo bilang presidente subalit natalo sa napakaliit na bilang lamang. Siya ay napakatalinong tao. Siya ngayon ang tao na pinag-aaralan ang global environment at aktibo bilang aktivista para sa kapaligiran. Minsan ko siyang nakita sa telebisyon na sumulat ng aklat na An Inconvenient Truth. At siya ay nagbigay ng talumpati. Dahil sa global warming, nabanggit niya na ang mga malalaking yelo sa Antarctica at ang North Pole, ito'y mabilis na natutunaw. Mga hindi normal na pangyayari sa klima ang nangyayari. Hindi magtatagal. Kapag ang lahat ng mga yelo sa North and South Pole ay natunaw, tataas ang level ng tubig ng 65 meters. Kung gayon, lahat ng mga kilalang syudad sa USA ay lulubog sa tubig, maging sa Japan at ang Beijing sa China, at ang lugar kung saan tayo nakaupo ay lulubog din. Siya ay naglagay ng isang malaking screen sa likuran habang siya ay nagtuturo sa harap ng maraming tao. Ipinakita niya ang isang halimbawa o simulation kung paano mababalot ng tubig ang buong kalupaan. Ipinakita niya ang isang halimbawa kung ano ang eksaktong mangyayari sa hinaharap. At sinabi doon sa pahayagan, ilang araw na ang nakakaraan, kung ito ay magtatagal, sa loob ng 5 taon, ang mundo ay magiging lugar kung saan napakahirap mabuhay dahil sa sumasamang kapaligiran. Dahil mas nalalaman niya ito, sinabi niya, na siya ay nababalisa. Gaya ng alam na natin, ang kalikasan ay umabot na sa kanyang limitasyon. Ang ating kapaligiran ay biglang naging isang lugar kung saan hindi na maaaring tirahan ang mundo at ito'y puno ng kasalanan at mayroong banta ng digmaan. Ngayon, ay wala na tayong pagpipilian kundi ang mundo ay mawawasak sa sarili niya. Kaya ang vice presidente noon na si Al Gore ay nagsabi, ang sangkatauhan ay mamamatay sa hinaharap dahil sa kapaligiran. Iyon ang kanyang sinabi. Ganun din po si Henry Kissinger. Sinabi niya na kung ang United States of America at China ay hindi magkakaroon ng kapayapaan sa loob ng 5 hanggang 10 taon, ay magkakaroon ng 3rd digmaan. Ang doomsday clock ay mayroong 90 segundo na natitira bago sumapit ang alas 12. Ngayon ang natitirang oras ay hindi na minuto kundi segundo na lang. Ang mga ito ay hindi sinasabi ng mga manghuhula kundi ng mga siyentipiko na isinasaalang-alang ang maraming batayan. At ang resulta ay ang doomsday clock ng mundo ay mabilis na kumikilos na gaya ng orasan sa bomba. Gayunpaman, sinasabi ng mga tao, hindi daw maaari. Sinasabi din ng Biblia sa 1 Tesalonica sa chapter 5 verse 3 kapag sinasabi nila kapayapaan at katiwasayan, ngayon ay magkakaroon na ng mundo kung saan magandang buhay, magkakaroon ng kapayapaan at ito'y magiging ligtas. Kapag ang pakiramdam ay gaya na ng langit sa lupa, kaagad darating sa kanila ang biglang pagkawasak na gaya ng pagdaramdam sa panganganak ng isang nagdadalang tao at walang makakatakas. Kaya kapag ang ebanghelyo ay naipangaral sa buong mundo, sinasabi rin na ang katapusan ng mundo ay malapit na. Tayo ay mga tao na naligtas sa mga huling araw. Alam po ninyo ito. Tama po ba? Mahigit 2,000 taon na ang nakakaraan. Ang ebanghelyo ay nagsimula sa Jerusalem hanggang sa Europa, pagkatapos ay sa Amerika. At sa kahuli-hulihan, ito ay nakatawid sa pinakasilangang bahagi. Ito ay nakarating sa Korea nang medyo late na. Ngayon tayo ay nangangaral ng ebanghelyo sa buong mundo. Ito ay huling pagkakataon para sa mga tao upang maligtas bago pa magwakas ang mundo.
Kaya para sa mga taong hindi paligtas, ang oras ay talagang limitado na lamang. Kaya habang naglalaro ng soccer game, pagkatapos maglaro sa itinakdang oras, minsan ay nagbibigay sila ng karagdagang oras para makapaglaro pa ng ilang minuto o overtime. Mga kapatid, huwag po ninyong isipin na ang mundong ito ay isang mabuting lugar upang mabuhay. Alam nyo, kaya tayo ay nagiging kampante at nabubuhay sa mapayapang buhay. Sa unang Pedro 4 verse 7, ngunit ang wakas ng lahat ng mga bagay ay malapit na, kaya kayo magpakatino at magpigil sa sarili alang-alang sa inyong mga panalangin. Dapat tayong gumising, tayo na nasa katapusan na ng panahon. Sa unang Pedro 3 verse 10, ang kalangitan ay maglalaho kasabay ng malakas na ingay at ang mga sangkap ay matutupok sa init. Verse 11 hanggang 13, yamang ang lahat ng mga bagay na ito'y mawawasak ng ganito, ano ngang uri ng pagkatao ang nararapat sa inyo sa banal na pamumuhay at pagiging makadiyos? Sa verse 12, na hinihintay at pinagmamadali ang pagdating ng araw ng Diyos, sapagat ang kalangitan na nagliliyab ay matutupok at ang mga sangkap ay matutunaw sa init. Ngunit ayon sa kanyang pangako ay naghihintay tayo ng bagong langit at ng bagong lupa kung saan ang katwiran ay naninirahan. Ang mundong ito ay malapit na magwakas, ang katapusan ng lahat ng bagay ay malapit na, at para sa atin, ang langit ay malapit na. Tayo, ayon sa kanyang pangako, ay dapat na maghanda na pumunta sa bagong langit at bagong lupa. Ito ang panahon kung kailan tayong mga Kristiyano ay dapat na mas pinakagising. Alam nating lahat kung ano ang mangyayari sa hinaharap sa pamamagitan ng Biblia. Noong nakaraan, nagkaroon ako ng sermon na may pamagat na ang buhay at ang patay. At plano ko po na magkaroon ng higit pang sermon tungkol dito. Ang taong buhay at patay, ang taong naligtas sa Biblia ay tinutukoy bilang isang buhay na tao. Ang mga taong hindi paligtas ay tumutukoy bilang mga patay na tao spiritually. Kaya sa Efeso chapter 2 verse 1, sa talatang binasa natin, kayo nooy mga patay sa inyong mga pagsalansang at mga kasalanan. Bago tayo maligtas, ang ating espiritu ay patay dahil sa ating mga pagsalansang at mga kasalanan. Gayunpaman, nang tayo ay maligtas, ang patay na espiritu ay nabuhay. Ano ang ginagawa ng Diyos ngayon sa buong kasaysayan? Ang panahong nanirahan sina Adan at Eva sa halamanan ng Eden pagkatapos ng paglikha ay hindi po ganoon katagal. Bago sila naging mabunga, ang ama ng sangkatauhan si Adan, siya ay sumuway sa Diyos at nagkasala. Sa pamamagitan ng pagsuway sa Diyos, sinabi ng Diyos, kung kakain siya ng bunga ng pagkakilala ng mabuti at masama, sabi ng Diyos, sapagkat sa araw na ikaw ay kumain niyon ay tiyak na mamamatay ka. Sa Genesis 2 verse 17. Kaya sa Ezekiel 18 verse 4, sinabi na ang kaluluwa na nagkakasala ay mamamatay. Ang kaluluwa ni Adan ay namatay, ang laman ay buhay pa rin, ngunit ang espiritu ay patay. Ibig sabihin nito na ang komunikasyon sa Diyos ay naputol na. Kaya ang kuryente ay gumagawa ng maliwanag na ilaw at ito rin ay nagpapagana sa microphone na nagpapalakas ng volume ng sound. Lahat ng ito ay gumagana dahil lahat sila ay konektado sa kuryente. Kung sila ay mapuputol sa kuryente, lahat sila mamamatay. Ang pagkaputol ng komunikasyon sa Diyos ay nangangahulugan na kamatayan. Kayo nooy mga patay sa inyong mga pagsalansang at mga kasalanan. Kaya ngayon, ang pagkahiwalay sa Diyos ay naipanauli. Kaya sa 1 Corinto chapter 6 verse 16, ngunit siya na nakikisama sa Panginoon ay nagiging iisang espiritu na kasama niya. Ang aking espiritu at ang Diyos ay nagiging isa. Ito yung nangangahulugan na mayroong koneksyon. Kaya ngayon, hindi ko na maihiwalay ang aking espiritu mula sa Diyos. Ito ay konektado. Kayo nooy mga patay sa inyong mga pagsalansang at mga kasalanan. Alam niyo po ba kung gaano nakakagulat ang ibig sabihin nito? Gaano ang pagkakaiba ng mga taong buhay at patay? Opo. Ang zombie na ginawa ng mga tao sa pamamagitan ng imahinasyon ay mga patay na tao na bumangon mula sa libingan at lumalakad sa kakaibang paraan.
Ikinalulungkot ko pong sabihin ito, ngunit ang mga taong hindi paligtas ay parang mga zombie sa mata ng Diyos. Ang kanilang mga kilos ay patay sa harapan ng Diyos. Kaya ngayon, ang isang normal na tao na buhay ay hindi maikukumpara sa isang zombie. Gayunpaman, ano ang dapat gawin ng mga taong buhay? Ang isang tiyak na bagay na dapat nating malaman ay ang malaking pagkakaiba ng isang buhay at ng isang patay na tao. Para sa mga taong buhay, bakit tayo kinuha ng Diyos mula sa mga patay? At ano ang mangyayari para sa mga taong patay? Lahat ng ito'y nakasulat sa Biblia. Ang ginagawa ng Diyos ay nagdadala ng mga patay na tao mula sa mga patay. Buksan po natin sa Biblia, Ebanghelyo ni Juan. Juan chapter 5. Basahin po natin ang Ebanghelyo ni Juan chapter 5. Verse 17. Subalit sinagot sila ni Jesus, hanggang ngayon patuloy sa paggawa ang aking ama at ako'y patuloy rin sa paggawa. Hanggang ngayon patuloy sa paggawa ang aking ama at ako'y patuloy rin sa paggawa. Ang Diyos ay gumagawa. Ano ang kanyang ginagawa? Sinasabi sa kasaysayan ng paglikha sa Genesis chapter 2 verse 1 hanggang 2, nayari ang langit at ang lupa at ang lahat ng mga bagay sa mga iyon. Nang ikapitong araw ay natapos ng Diyos ang gawain na kanyang ginawa at nagpahinga siya ng ikapitong araw mula sa lahat ng gawain kanyang ginawa. Ang paglikha ng kalawakan ay natapos sa ika-anim na araw. Kaya sinasabi ng ilan, ang paglikha ay natapos sa loob ng anim na araw at ang isang araw ay nangangahulugang 24 na oras lang kada araw. Sa ikalawang Pedro chapter 3, ang 1,000 taon ay tulad ng isang araw. Kaya iniisip ng ilang tao na ang isang araw sa Genesis ay halos 1,000 taon. Ngunit, kailangan ba ng Diyos ng maraming oras para likhain ang isang bagay? Para makagawa ang isang tao ng tinapay, kailangan niya munang magtanim ng mga binhi. Tapos, anihin yung binhi kapag nagbunga. Tapos patutuyuin yung bunga, gagawin itong harina, tapos mamasahin, pagkatapos ay lulutuin. Gayunpaman, si Jesus ay nagpakain ng 5,000 tao sa pamamagitan ng 5 tinapay at 2 isda. Sa katotohanan, si Jesus ay hindi gumawa ng ganoon karaming pagkain gamit ang 5 tinapay at 2 isda. Siya ay Diyos na lumikha ng isang bagay mula sa wala. Wala pong bagay na hindi kayang gawin ng Diyos. Magagawa agad ng Diyos na lumikha ng isang bagay na hindi dumaan, na hindi dumadaan sa anumang proseso. Si Jesus ay ang Diyos mismo. Nilikha ng Diyos ang liwanag para sa 24 na oras sa isang araw. Nilikha ang kalawakan sa 2 araw. Pinalitaw ang lupa mula sa dagat sa 3 araw. At lumikha ng mga puno na namumunga ayon sa kanyang uri. Hindi ito nangangailangan ng 24 na oras. Hindi po. Magagawa ng Diyos na likhain ang lahat ng bagay sa loob ng 1 segundo lang. Ano po sa tingin ninyo? Ano sa tingin nyo? Nangangailangan ba ng panahon ang paglikha ng Diyos? Para sa isang tao, upang makapagtayo ng isang bahay, gugugulito ng maraming oras, depende sa sukat ng bahay. Ngunit hindi kailangan ng Diyos ang oras na iyon. Hindi po. Nilikha ito kaagad ng kapangyarihan ng Diyos. At sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag at nagkaroon ng liwanag. Nilikha ng Diyos ang liwanag. Nang pasimula, nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Nilikha ng Diyos ang lahat ng ito sa loob lang ng 1 araw. Ito po ba ay nakapagtataka? At nilikha ng Diyos ang lahat ng iba pang mga bagay sa loob naman ng 6 na araw.
Nang ikapitong araw ay natapos ng Diyos ang gawain na kanyang ginawa. Nang ikapitong araw ay natapos ng Diyos ang gawain na kanyang ginawa at nagpahinga siya ng ikapitong araw mula sa lahat ng gawain kanyang ginawa. Sa Genesis chapter 2 verse 2, nagpahinga ba ang Diyos dahil napagod siya sa maraming trabaho? Ang Diyos ay nagpahinga dahil natapos niya na ang kanyang gawain. Sa ikapito at ikawalong araw, ang Diyos ay patuloy na nagpahinga. Ang dahilan ay dahil natapos na ang lahat ng gawain. Ngunit kailan muling gumawa ang Diyos? Hanggang ngayon ay patuloy sa paggawa ang aking ama at ako'y patuloy rin sa paggawa. Matapos magkasala si Adan, ang Diyos ay muling nagsimulang gumawa. Halimbawa, gumawa ng magandang mesa ang isang ama, ngunit sinira ito ng kanyang anak gamit ang martilyo. Pagkatapos ay nagsimulang magtrabaho muli ang ama. At nilalang ng Panginoong Diyos ang tao mula sa alabok ng lupa at hiningahan ang butas ng kanyang ilong ng hininga ng buhay at ang tao ay naging buhay na kaluluwa. Sabi sa Genesis chapter 2 verse 7. Ito ay isang buhay na nilalang, ngunit ang espiritu ay patay. Kaya ano ang dapat gawin ng Diyos para dito sa patay na espiritu? Dapat gawin ng Diyos ang gawain ng pagliligtas nito. Paano niya bubuhayin ang isang espiritong namatay sa mga pagsalansang at mga kasalanan? Ito ay hindi madali dahil ang Diyos ay Diyos ng katarungan. Hindi basta-basta maliligtas ang espiritu. Sa Roma chapter 6 verse 23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kailangan bayaran ng Diyos ang kabayaran ng kasalanan. Ang isang tao halimbawa ay ibinenta bilang alipin, ano ang dapat niyang gawin upang mailigtas itong tao? Dapat niyang bayaran ang halaga, ang pagbabayad. Itong pagbabayad sa kabayaran ng kasalanan ay hindi basta-basta. Ang paglikha ng langit at ng lupa, ito'y nagawa ng Diyos sa pamamagitan ng salita at pinamumunuan tayo ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. Ngunit sa Hebreo chapter 1 verse 3, at kanyang inaalalayan ang lahat ng bagay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng kanyang salita. Pinamumunuan ng Diyos ang kalawakan sa pamamagitan ng kanyang salita. Gayunpaman, ang pagdiligtas ng isang tao ay hindi may isasakatuparan sa pamamagitan ng salita at kapangyarihan. Ang pagdiligtas sa kaluluwa ng isang tao, ito'y nangangailangan ng kabayaran para sa kabayaran ng kasalanan. Paano po? Yamang ang isang tao si Adan ay itinilaga bilang kinatawan ng sangkatauhan. Ang kinatawan ng sangkatauhan na walang kasalanan ay dapat na mamatay para sa kasalanan ng buong mundo. Ito po ay hindi isang madaling problema. Kaya ang Diyos ay nagsimulang gumawa ng pagliligtas ng mga kaluluwa na namatay sa mga pagsalansang at mga kasalanan. Kaya sa Juan chapter 5 verse 21, sapagkat kung paanong ibinabangon ng ama ang mga patay at sila'y binubuhay, gayon din naman, binubuhay ng anak ang sinumang nais niya. Ibinabangon ng ama ang mga patay at sila'y binubuhay. Anyway, binubuhay ng anak ang sinumang nais niya. Ang anak ay pumarito sa mundong ito upang isakatuparan ang gawain ng ama. Paano mo magagawang buhay ng patay? Hindi ito magagawa sa pamamagitan ng salita lang. Yamang ang lahat ng tao ay naging mga makasalanan dahil sa isang tao, ang isang tao ay dapat na mamatay para sa mga kasalanan ng lahat ng mga tao. Binubuhay ng anak ang sino mang nais niya. Para maligtas ang mga makasalanan, ang bugtong na anak ay dapat na mamatay sa halip na ang mga makasalanan, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang tanging anak sa Juan 3:16. Si Jesus ay pumarito sa sanlibutan upang mamatay para sa mga kasalanan, para sa mga makasalanan. Kaya maliban na ang butil ng trigo ay mahulog sa lupa at mamatay, ito'y mananatiling nag-iisa. Sa Juan 12:24, si Jesus ang butil ng trigo na nahulog sa lupa mula sa langit. Walang sinuman ang maliligtas malibang si Jesus ay mamatay. Kaya sa 1 Corinto chapter 15 verse 22, sapagkat kung paanong kay Adan ang lahat ay namatay, gayon din kay Kristo ang lahat ay bubuhayin. Kaya gumawa ang Diyos
upang buhayin ang mga namatay kay Adan, kay Jesus. Ito ang pinakadakilang bagay na ginawa ng Diyos, ang pagbuhay sa mga patay sa pamamagitan ng bugtong na anak. Kaya ito yung pinakadakila. Tingnan po natin sa Isaiah chapter 57. Hanapin natin sa Biblia natin sa Isaiah 57. Isaiah 57 verse 15. Isaiah 57 verse 15. Sapagkat ganito ang sabi ng mataas at matayog na tumatahan sa walang hanggan, na ang pangalan ay banal. Ako'y naninirahan sa mataas at banal na dako, at gayon din sa may pagsisisi at mapagpakumbabang loob, upang buhayin ang loob ng mapagpakumbaba at upang buhayin ang puso ng may pagsisisi. Sa verse 16, sapagkat hindi ako makikipagtalo magpakailanman o magagalit man akong lagi, sapagkat ang espiritu ay manlupaypay sa harap ko at ang mga kaluluwa na aking ginawa. Ang mataas at matayog na tumatahan sa walang hanggan, na ang pangalan ay banal. Itong taong ito ay ang Diyos. Ang Diablo, si Lucifer, ay pinalayas dahil sa pag-iimbot sa lugar ng Diyos. Ang Diyos ang pinakamataas at walang hanggan, na ang pangalan ay banal. Siya ang pinakabanal. Siya ay walang kasalanan. Sapagkat ganito ang sabi, ang Diyos ay nagsasalita. Ano po ang sinabi ng Diyos? Ako'y, sabi dito, ako'y naninirahan sa mataas at banal na dako. Ako'y naninirahan sa mataas at banal na dako. At gayon din sa may pagsisisi at mapagpakumbabang loob. Siya'y nananahan sa isang mataas at banal na dako at tumitingin sa makasalanan ng mundong ito. Pinagmamasdan ng Diyos ang mga makasalanan. Ako'y naninirahan sa mataas at banal na dako at gayon din sa may pagsisisi at mapagpakumbabang loob. Pagsisisi, ibig sabihin na ang makasalanan ay may pagsisisi at nanunumbalik mula sa kasalanan at humihingi sa Diyos ng kapatawaran. Tama po? Kaya sa awit 51:17, ang mga hain sa Diyos ay bagbag na diwa, isang bagbag at nagsisising puso, o Diyos ay hindi mo hahamakin. Ako'y naninirahan sa may pagsisisi at mapagpakumbabang loob. Ang pagpapakumbaba ay nangangahulugang alam niya na siya ay isang makasalanan at nagnanais siyang maligtas. Ako'y naninirahan sa mataas at banal na dako at gayon din sa may pagsisisi at mapagpakumbabang loob upang buhayin ang loob ng mapagpakumbaba at upang buhayin ang puso ng may pagsisisi. Upang ibig sabihin na ang Diyos ang bumubuhay, ang Panginoon ang bumubuhay sa aking espiritu. Kaya sa mga awit chapter 23 sa verse 3, pinanunumbalik niya ang aking kaluluwa. Inaakay niya ako sa mga landas ng katwiran alang-alang sa kanyang pangalan. Inililigtas niya muna ang espiritu. Kaya siya na tumatahan sa mataas at banal na lugar ay dumating sa mga hindi karapat-dapat dito sa hindi karapat-dapat na mundong ito upang buhayin ang loob ng mapagpakumbaba at ang puso ng may pagsisisi. Sapagkat hindi ako makikipagtalo magpakailanman o magagalit man akong lagi, sapagkat ang espiritu ay manlupaypay sa harap ko at ang mga kaluluwa na aking ginawa. Ang tao ay nakagawa ng kasalanan, ang Diyos ay nagalit, kaya sila ay pinalayas sa halamanan ng Eden at isinumpa ng Diyos ang lupa at nagpahayag ng paghihirap at kamatayan sa mga tao. Ang Diyos ay nagalit sa tao dahil sa kasalanan. Ang Diyos ay banal, kaya hindi niya tatanggapin ang kasalanan. Gayuntaman, sapagkat hindi ako makikipagtalo magpakailanman o magagalit man akong lagi. Ibig sabihin na hindi siya palaging magagalit. Lagi at magpakailanman, parehas lang po ang ibig sabihin. Ibig sabihin na siya ay hindi palaging magagalit. Bakit po? Kahit na siya ay nagalit ng sandali, siya ay nagbibigay ng pagkakataon sa mga tao na magsisi. Siya ay nagbigay ng pagkakataon na sila ay maligtas. Binigyan punto niya ang mga kasalanang nagawa ng tao sa Diyos at hinayaan niya na kanilang maunawaan ang kanilang mga kasalanan at binigyan sila ng daan upang sila ay maligtas, upang buhayin ang loob ng mapagpakumbaba at upang buhayin ang puso ng may pagsisisi. Sapagkat hindi ako makikipagtalo magpakailanman o magagalit man akong lagi.
Hindi nais ng Diyos na ang espiritu na nilikha ng Diyos ayon sa kanyang sariling larawan ay mapahamak. Kahit na sinumpa ng Diyos ang lupa, ngunit hindi siya laging nagagalit, hindi siya laging galit. Ayaw niya na tayo ay patungo sa walang hanggang impyerno. Ayaw niya. Sapagkat ang espiritu ay manlupaypay sa harap ko at ang mga kaluluwa na aking ginawa. Kaya nga, ang Diyos ay gumagawa upang iligtas ang espiritu ng makasalanan na patay dahil sa kanilang mga pagsalansang at mga kasalanan. Kaya, sa 1 Korinto chapter 15, verse 22, sapagkat kung paanong kay Adan ang lahat ay namamatay, gayon din kay Kristo ang lahat ay bubuhayin. Lahat ay namatay. Ang espiritu ay patay. Kay Kristo ang lahat ay bubuhayin. Kaya, sino mang na kay Kristo ay mabubuhay. Kaya nga, sa 1 Korinto chapter 15, sa verse 45, ang unang taong si Adan ay naging buhay na nilalang. Sa Genesis chapter 2 po, si Adan ay naging buhay na espiritu. Ang huling Adan ay naging espiritong nagbibigay buhay naman. Bakit po? Siya ay isang buhay na espiritu, ngunit ang espiritu niya ay patay dahil sa kasalanan. Kaya ang kanyang espiritu ay patay. Espiritu na nagbibigay buhay ang kailangan dito. Kaya si Jesus ay dumating bilang espiritu na nagbibigay buhay. Si Jesus ang huling Adan. Ibig sabihin ng Adan ay ang tao. Hindi lamang siya ang huling Adan, kundi mayroong ikalawang Adan. Sa huli, si Jesus ay namatay at nagsimula ang panibagong buhay. Siya ang ikalawang Adan at nabubuhay na espiritu. Espiritu na nagbibigay buhay. Si Jesus ang espiritu na nagbibigay buhay. Tayo ay mga patay kay Adan, subalit ginawang buhay kay Kristo. Tama po? Kaya nga, sa Juan chapter 6, verse 47 hanggang 48, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, ang sino mang sumasampalataya ay may buhay na walang hanggan. Ako ang tinapay ng buhay. Ako ang tinapay ng buhay. At sa verse 51, ako ang tinapay na buhay na bumabang galing sa langit. Kung ang sino man ay kumain ng tinapay na ito, siya ay mabubuhay magpakailanman. At ang tinapay na aking ibibigay sa ikabubuhay ng sanlibutan ay ang aking laman. Si Jesus ang naging tinapay ng buhay na nagmula sa langit. Siya ang tinapay ng nabuhay. Sino mang kumain ng tinapay na buhay na ito ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ibig sabihin ng kumain, ito ay sumampalataya. Kaya sila na sumampalataya, sila na kumain sa akin ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ibig sabihin, sino mang sumampalataya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya sa pananampalataya, paano natin makakain ang tinapay na buhay? Si Jesus, kailangan natin kumain ng pagkain gamit ang bibig. Subalit maaari tayong maniwala sa tinapay na buhay sa pamamagitan ng pananampalataya sa atin pong puso. Ang sumampalataya ay ang kumain. Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, ang sinumang sumasampalataya ay may buhay na walang hanggan. Sa Juan 6:47, kaya sa Genesis chapter 3 sa verse 24, nang si Adan ay nakagawa ng kasalanan at sila ay mapalayas sa halamanan ng Eden, may bunga ng punong kahoy ng bunga ng punong kahoy ng buhay doon sa halamanan ng Eden. Mayroon din bunga ng punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama. Kapag ang tao ay kumain ng bunga ng punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama, siya ay mamamatay. Kung siya ay mamatay, hindi na niya maaari kainin ng bunga ng punong kahoy ng buhay. Kaya siya na kumain ng bunga ng punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama ay hindi maaaring kumain ng bunga ng punong kahoy ng buhay. Kaya itinago niya ang bunga ng punong kahoy ng buhay. Paano niya ito ginawa? Sa Genesis chapter 3 verse 24, kanyang itinaboy ang lalaki at inilagay sa silangan ng halamanan ng Eden ang mga kerubin. Ang kerubin ay isang anghel. Kung mayroong bunga ng punong kahoy ng buhay, pinalilibutan ito ng mga anghel upang huwag makalapit yung ibang tao. At ang isang nagniningas na tabak na umiikot upang bantayan ang daang patungo sa punong kahoy ng buhay. Kaya doon, sa bunga ng punong kahoy ng buhay, may tabak na nagniningas. Iyon ay nagniningas sa tabak. At ang anghel ay nagbabantay doon at may nagniningas na apoy na umiikot. Kaya upang bantayan ang daang patungo sa punong kahoy ng buhay. Kung ang sinuman ay magsikap kumain ng bunga ng punong kahoy ng buhay, papatayin siya. Kaya itinago ng Diyos ang bunga ng punong kahoy ng buhay. Kaya yung makasalanan ay hindi makalapit sa lugar kung saan ang bunga ng punong kahoy ng buhay ay naroroon. Kung kakainin niya ang bunga na iyon, magkakaroon siya ng buhay na walang hanggan. Kaya upang tayo ay mailigtas, kaya
upang iligtas tayo mayroong kamatayan sa pagitan ng makasalanan at buhay. Kung pupunta siya doon para kumain ay mamamatay siya. Kaya dumating si Jesus sa lugar na iyon, dumating siya at namatay at binuksan ang daan tungo sa buhay sa pamamagitan ng kamatayan sa krus. Binuksan niya ang daan tungo sa buhay sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. Kaya nga ang tagiliran ni Jesus ay tinusok ng sibat at dumanak ang dugo. Kaya ang pintuan ng langit ay nabuksan. Kaya ibinigay niya sa atin ang nawalang bunga ng punong kahoy ng buhay. Ang bunga ng punong kahoy ng buhay at ang tinapay ng buhay ay magkaparehas lang po ito. Kung ang sino man ay kumain ng tinapay na ito, siya ay mabubuhay magpakailanman. Ako ang tinapay na buhay na bumabang galing sa langit. Kung ang sino man ay kumain ng tinapay na ito, siya ay mabubuhay magpakailanman. Si Jesus ay namatay sa krus sa pamamagitan nito, ang kabayaran ng kasalanan ay nabayaran at binigyan tayo ng buhay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay. Kaya nga yung kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus ang kapatawaran ng kasalanan at bagong buhay. Kaya ang pinaniniwalaan natin kay Jesus ay naniniwala tayo na si Jesus ay namatay at pinatawad ang ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang dumanak na dugo at binigyan tayo ng bagong buhay sa pamamagitan ng kanyang muling pagkabuhay. Kaya sa 1 Pedro sa chapter 1 verse 3, purihin ng Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ng kanyang malaking kahabagan ay muli tayong ipinanganak sa isang buhay na pag-asa sa pamamagitan ng muling pagbuhay ni Jesus, pagkabuhay ni Jesus mula sa mga patay. Kaya nga pinatawad niya ang lahat ng ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kamatayan at binigay sa atin ang bagong buhay sa pamamagitan ng kanyang muling pagkabuhay. Kaya sa pamamagitan ng krus ni Jesus, binuksan ng Diyos ang daan sa buhay na walang hanggan. Kaya sa Juan chapter 5 verse 25, dumarating ang oras at ngayon na nga na maririnig ng patay ang tinig ng anak ng Diyos at ang makarinig ay mabubuhay. Na maririnig ng patay ang tinig ng anak ng Diyos, yun po ang kaluluwa na patay dahil sa pagsalansang at mga kasalanan. Kaya sa Roma chapter 1 verse 16, ngayon na nga, na maririnig ng patay ang tinig ng anak ng Diyos at ang makarinig ay mabubuhay. Kapag ating napakinggan ang Ebanghelyo na pinatawad ni Jesus ang ating mga kasalanan, tayo ay naging buhay. Sa Roma chapter 1:16, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya. Ano po ba ang nilalaman ng Ebanghelyo? Ang Ebanghelyo ay ang si Jesus ay namatay para sa ating mga kasalanan, pinatawad ang ating mga kasalanan, at ay binigyan ng buhay sa pamamagitan ng kanyang muling pagkabuhay. Kaya nga, nang ating mapakinggan ang salita at ng Ebanghelyo at maunawaan ito sa Colossians 1:6 na dumating sa inyo ng araw na inyong marinig at maunawahan ang biyaya ng Diyos sa katotohanan. Nang inyong naunawaan ang biyaya ay ang araw na ikaw ay naligtas. Nang maunawaan ko po ito, ang kaluluwa na patay dahil sa mga pagsalansang at mga kasalanan ay muling nakabalik sa buhay. Na maririnig ng patay at ang makarinig ay mabubuhay. Juan 5:25, hindi po ba ito ikamanghamangha? Na nagplano ang Diyos na iligtas ang mga patay at nagplano na ang Kristo ay darating, kaya namatay at muling nabuhay sa buong kasaysayan ng Israel. Si Jesus ay dumating ayon sa pangako, namatay para sa ating kasalanan, muling nabuhay at natupad ang kaligtasan. Kaya nga, sa 2 Corinto chapter 6 verse 1, yamang gumagawa kaming kasama niya, nananawagan din kami sa inyo. Sila na gumagawa na kasama ng Diyos. Si Jesus ay dumating at namatay upang buhayin ang mga patay, bayaran ang kaparusahan sa pamamagitan ng kamatayan para sa ating mga kasalanan at magbigay ng buhay sa pamamagitan ng kanyang muling pagkabuhay. Kaya kung paanong sinugo ako ng Ama, ay sinusugo ko rin naman kayo. Tinapos ni Jesus ang gawain ng kaligtasan doon sa krus. At sinabi ng muling nabuhay na si Jesus sa Gawa chapter 1 verse 8, ngunit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria at hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng lupa. Tayo po'y pinagkatiwalaan ng gawain ipalaganap ang katotohanan tungkol sa tinapos ng Panginoon. Kaya nga hanggang ngayon patuloy sa paggawa ang aking Ama at ako'y patuloy din sa paggawa. Sinabi ni Apostol Pablo, yabang gumagawa kaming kasama niya ay nananawagan din kami sa inyo. Hindi lamang si Pablo, kundi tayo din ay gumagawang kasama ng Diyos. Kapag ating ipinapalaganap ang Ebanghelyo at nagliligtas ng kaluluwa ng mga tao, tayo ay gumagawang kasama ng Diyos. Kaya kung paano ang Diyos ay gumagawa, ginagawa rin ito ni Jesus at pagkatapos, habang Espiritu Santo ay gumagawa, tayo rin ay gumagawa. Hindi po ba kamanghamangha ito? Kaya ang Diyos ay gumagawa sa pamamagitan natin. Sa Isaiah 55 verse 3, ang inyong tainga ay inyong ikiling at pumarito kayo sa akin, kayo makinig upang ang inyong kaluluwa ay mabuhay. Kung iyong mapakinggan ang Ebanghelyo at naunawaan ito, ang iyong kaluluwa ay mabubuhay.
gawain po ng Diyos ang pagbuhay sa mga patay. Kaya nga, ating tingnan sa unang Juan, basahin po natin ang sabay-sabay ito sa unang Juan. Unang Juan chapter 4 verse 9. Unang Juan chapter 4 verse 9 hanggang 10, basahin natin. Dito nahayag ang pag-ibig ng Diyos sa atin sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang bugtong na anak sa sanlibutan upang tayo mabuhay sa pamamagitan niya. Narito ang pag-ibig, hindi sa tayo'y umibig sa Diyos, kundi siya ang umibig sa atin at isinugo ang kanyang anak na pantubos sa ating mga kasalanan. Ang pag-ibig ng Diyos ay nahayag sa atin katulad po nito. Sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang bugtong na anak sa sanlibutan upang tayo mabuhay sa pamamagitan niya. Ang iniligtas ng Diyos sa atin, ito yung pag-ibig ng Diyos. Sa Efeso chapter 2, doon po sa verse 4, tayo'y mga patay dahil sa ating mga pagsalansang at mga kasalanan. At ang mga patay noon ay sumusunod sa kapangyarihan ng prinsipe ng himpapawid ayon sa lakad ng sanlibutang ito. Tayong lahat ay dating nabuhay sa gitna nito. Sa mga pagdanasan ng laman na ating ginagawa, ang mga nais ng laman at ng pag-iisip, at tayo nooy mga katutubong anak ng kaputan gaya naman ng mga iba. Tayo mga taong namuhay ayon sa laman sa kasamaan ng puso, tayo mga anak ng kaputan na dapat ay mahatulan. Diyos na mayaman sa awa, ang habag ay nakakaramdam po ito ng awa. Ayaw ng Diyos na mapunta sa impyerno ang sinumang makasalanan. Naaawa ang Diyos sa mga makasalanan. Ngunit ang Diyos, palibhasa'y mayaman sa awa dahil sa kanyang malaking pag-ibig sa atin. Maging noong tayo'y mga patay sa pamamagitan ng ating mga pagsuway, binuhay niya tayo kay Kristo sa pamamagitan ng biyaya, kayo'y naligtas. Kaya ang dakilang pag-ibig na kung saan ang Diyos ay mayaman sa awa ay nagmamahal sa atin. Pinupuri ko ang dakilang pag-ibig na iyon ng lubos na nagniningning sa aking puso. Yaong dakilang pag-ibig sa aking puso. Yaong dakilang pag-ibig, malaking pag-ibig. Hindi ko alam kung gaano ito kalaki. Ang Diyos na sagana sa awa ay nagpakita ng kanyang dakilang pag-ibig sa atin sa ganitong paraan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang bugtong na anak sa sanlibutan upang tayo mabuhay sa pamamagitan niya. Ang dahilan kung bakit sinugo ng Diyos ang Panginoon sa sanlibutan ay upang mamatay sa krus para iligtas tayo. Ang dakilang pag-ibig ng Diyos ay ibinigay ang kanyang bugtong na anak upang mamatay doon sa krus. At ipinakita ni Jesus ang dakilang pag-ibig na iyon sa krus. Gaano kadakila ang pag-ibig po na ito? Sa Efeso chapter 3, ang pag-ibig doon sa verse 19, upang makilala ang pag-ibig ni Kristo na higit sa kaalaman. Gaano po kataas ang pag-ibig? Higit pa sa taas ng mataas na bituin, hanggang sa ibaba at nababang mundong ito. Ang lawak ng pag-ibig ay ang dakilang pag-ibig ng Panginoon ay mas malawak kaysa sa karagatan, mas mataas kaysa sa langit, mas malalim kaysa sa dagat. Isang pag-ibig na itinaas, ang dakilang pag-ibig sa isang mababa at mababang lugar kahit na ang mga makasalanan na malapit nang mapunta sa ilalim ng impyerno. Ito ang luwang ng pag-ibig na nagmamahal sa lahat ng tao sa mundo. Ang haba ng pag-ibig ay walang hanggang pag-ibig. Hindi ito simpleng pag-ibig. Ganito ang pag-ibig na iyon, ang pag-ibig ng Diyos na ipinakita sa atin. Sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang bugtong na anak sa sanlibutan upang tayo'y mabuhay sa pamamagitan niya. Ang pag-ibig na iyon ang nagliligtas sa atin. Ngunit ang Diyos palibhasa ay mayaman sa awa dahil sa kanyang malaking pag-ibig sa atin. Maging noong tayo mga patay sa pamamagitan ng ating mga pagsuway, binuhay niya tayo kay Kristo sa pamamagitan ng biyaya, kayo'y naligtas. Narito po ang pag-ibig, hindi sa tayo'y umibig sa Diyos. Paano naman tayo mga kaaway ng Diyos?
ay paano tayo magmamahal sa Diyos? Kaya sabi sa unang Juan chapter 4 verse 10, kundi siya ang umibig sa atin at isinugo ang kanyang anak na pantubos sa ating mga kasalanan. Kaya ang puot sa atin ay ipinagkasundo sa pamamagitan ng kamatayan ni Jesus sa krus. Kaya sa unang Juan chapter 2 verse 2, siya ang kabayaran para sa ating mga kasalanan at hindi lamang para sa atin, kundi para din sa kasalanan ng buong sanlibutan. Ang Panginoon ay nagpapatawad magpakailanman, hindi lamang sa mga kasalanan nating mga mananampalataya, kundi pati rin sa mga kasalanan ng lahat ng tao sa mundo at ng mga hindi mananampalataya. Pero hindi ito alam ng mga tao, kaya pupunta sila sa impyerno. Mapapahamak sila dahil hindi sila sumampalataya. Kaya ngayon, ano ang pinagmumula ng ating kaligtasan? Tanging pag-ibig ng Diyos. Ang pag-ibig ng Diyos ang tanging pundasyon. Ito yung nagliligtas sa atin. Kaya nga, sa Isaiah 38:17, sinasabi po nito, narito, tiyak na para sa aking kapakanan ay nagtamo ako ng malaking kahirapan. Ngunit iyong pinigil ang aking buhay mula sa hukay ng pagkawasak sapagkat iyong itinapon ang lahat ng aking mga kasalanan sa iyong likuran. Sa Panaghoy chapter 3 verse 33, sapagkat hindi niya kusang pinahihirapan o ang mga anak ng mga tao ay sinasaktan man. Hindi ayon sa kanyang kalooban ang sumpain niya ang lupa at binigyan ng tao ng kahirapan. Hindi ho, pinalo ng isang magulang ang kanilang sariling anak gamit ang latigo hanggang sa dumugo ito kapag sumusuway sila. Ngunit hindi iyon ang likas na katangian ng pagiging magulang. Pinapalo mo sila para magsisi sila, hindi para patayin sila. Narito tiyak na para sa aking kapakanan ay nagtamo ako ng malaking kahirapan. Ngunit iyong pinigil ang aking buhay mula sa hukay ng pagkawasak sapagkat iyong itinapon ang lahat ng aking kasalanan sa iyong likuran. Sa pag-ibig mo sa aking kaluluwa ay iyong iniligtas ako mula sa hukay ng kabulukan. Ito ang dalisay na pag-ibig ng Diyos na nagligtas sa atin, ang pag-ibig lamang ng Diyos. Kaya nga sabi sa Juan chapter 3 verse 16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos. Kaya nga, sa lahat ng tao sa mundo, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos. Bawat isa sa atin dito, bawat isa po sa inyo, gayon na lamang ang pag-ibig. Kaya gaano tayo kamahal? Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang mamatay sa krus. Sino mang sa kanya'y sumampalataya, kapag sumampalataya ka kay Jesus, naniniwala ka sa pag-ibig ng Diyos, naniniwala ka sa dakilang pag-ibig na iyon, hindi sa ibang bagay, napakadakila ng kanyang pagmamahal sa atin na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang maging handog pang kasalanan doon sa krus. Sa kanyang muling pagkabuhay, binigyan niya tayo ng daan patungo sa buhay na walang hanggan, na ang sino mang sumampalataya sa kanyang biyaya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya ang makasalanang mapapahamak ay hindi na mapapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Mapapahamak ang sino mang walang buhay na walang hanggan. Sa Juan 3 verse 36, ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi sumusunod sa anak ay hindi makakakita ng buhay, kundi ang puot ng Diyos ay nananatili sa kanya. Kung sumasampalataya ka, mayroon kang buhay na walang hanggan. Pero kung hindi, ang puot ng Diyos ay nananatili sa iyo. At ayon sa Roma chapter 5 verse 8, subalit pinatutunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na noong tayo mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Noong tayo mga makasalanan, noong tayo mga kaaway sa pamamagitan ng ating masasamang gawa, si Kristo ay namatay para sa atin. Sa gayon, napatunayan ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Napatunayan. Hindi po ba't kamangha-mangha po yun? Hindi po ba? Ang ating kaligtasan ay hindi nakasalalay sa kung mahal natin ang Diyos o kung namumuhay man tayo ayon sa kanyang kalooban o kung sumusunod man tayo sa kanya o kung gumagawa man tayo ng mabubuting gawa. Wala man lamang gabuhok nito. Sakdal, ganap, walang kondisyon, banal na pag-ibig. Ano ang mayahambing mo sa pag-ibig ng Diyos, pagmamahal ng Diyos na nagbibigay ng kanyang bugtong na anak doon sa krus? Ang Diyos na lumikha ng lahat ng bagay sa kalawakan ay nagsugo sa kanyang bugtong na anak sa anyo ng isang tao upang mamatay doon sa krus. Paano po natin masusukat yun? Basta ang tiyak ay ang pag-ibig ng Diyos na walang kondisyon ang nagligtas sa atin. Kaya naman, sinasabi sa atin sa Roma chapter 5 verse 5, sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ibinigay sa atin. Kaya nga ang lumang tipan,
ang gumawa ng pangako na susuguin si Kristo upang magligtas. Kaya gaya ng ipinangako, dumating si Kristo at namatay doon sa krus. Siya ang nagbayad para sa ating mga kasalanan. At dumating naman ang banal na Espiritu at nagpapatotoo sa atin ng katotohanan na iyon. Ang banal na Espiritu ang nagpapaunawa sa atin ng pag-ibig ng Diyos, na ang pag-ibig ng Diyos ay binuhos sa ating mga puso. Ito ay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu, na ang pag-ibig na iyon ay nahayag sa ating mga puso. Kaya muli, sa pamamagitan ng banal na Espiritu, ang pag-ibig ng Diyos ay binuhos sa ating mga puso. Sa Apokalipsis 1 verse 5, doon sa umiibig sa atin at sa nagpalaya sa atin mula sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng Kanyang dugo. Naghugas sa atin mula sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng Kanyang sariling pag-ibig. Tanging pag-ibig ng Diyos mula sa simula hanggang sa wakas, ang tanging pinagmumula ng ating kaligtasan ay ang pag-ibig po ng Diyos. Kaya ay pinapaalala sa atin ang 2 Korinto chapter 5 verse 14 na ang pag-ibig ni Kristo ang humihimok sa amin. Nangangahulugan ang Kanyang pag-ibig ang nakahawak sa atin. Bihag tayo nito. Sapagkat kami ay lubos na naniniwala na ang isa ay namatay para sa lahat, kaya't ang lahat ay namatay. Sapagkat kung sa pamamagitan ng pagsuway ng isa, ang marami ay namatay, at sa pamamagitan ng isang tao na namatay para sa lahat, ang lahat ay namatay. Nang mamatay si Jesus, namatay siya bilang kahalili natin. Kaya namatay tayo. Nang mamatay si Jesus, namatay ang lahat dahil namatay ang isang tao na kapalit ng lahat ng tao. Tayo ay ang mga makasalanan na karapat dapat mamatay. Ngunit tayo ay patay sa Panginoon. Isang tao ang nagkasala at ang lahat ay naging makasalanan. Kaya isang tao ang kailangang mamatay upang pagbayaran ang mga kasalanan ng lahat. Sa Roma chapter 6 verse 23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit binayaran ng Panginoon ang lahat doon sa krus. Ipinakikita ng Hebreo 9 talatang 12 na sa pamamagitan ng Kanyang sariling dugo, sa gayoy tinitiyak ang walang hanggang katubusan. Siya'y gumawa ng walang hanggang katubusan. At siya'y pumasok na minsan magpakailanman sa dakong banal, siya'y nananalangin pa rin para sa atin bilang katiyakan. Banal na Ama, namatay na ako para sa kanila. Tinatawag ka at ako ni Jesus sa pangalan na sinasabing ako ay namatay para sa kanila. Tingnan mo ang dugong ito. Sinasabi ng Diyos Ama, oo, namatay ang aking anak at ang kanilang mga kasalanan ay pinatawad. Ang Diyos ay nasisihan. Yun lang po. Sa Kolosas, chapter 1, verse 21, tingnan po natin, Kolosas, chapter 1, Efeso, Filipos at pagkatapos ay Kolosas, chapter 1, verse 21, verse 21 hanggang 22. Verse 21 hanggang 22. At kayo, na nang dati ay hiwalay at mga kaaway sa pag-iisip sa pamamagitan ng masasamang gawa, ay pinakipagkasundo niya ngayon sa kanyang katawang laman sa pamamagitan ng kamatayan upang kayo'y iharap ng mga banal at walang dungis at walang kapintasan sa harapan niya. Na nang dati, ibig sabihin, bago maligtas, ay hiwalay at mga kaaway sa pag-iisip sa pamamagitan ng masasamang gawa. Eksakto, naging mga kaaway tayo ng Diyos sa ating mga puso sa pamamagitan ng ating masasamang gawa. Nakakatakot po makipag-away sa Diyos. Gaano po nakakatakot kung may isang tao ang naging kaaway mo at sinusundan ka para patayin ka? Tama po ba? Sa pagiging kaaway ng Diyos, hindi ko po lubos maisip yun. Pinakipagkasundo niya ngayon sa kanyang katawang laman sa pamamagitan ng kamatayan. Namatay si Jesus doon sa krus para sa pagkapuot ko sa kanya. Kaya ang puot ay naalis at ako'y pinakipagkasundo na sa Diyos. Kapag sinampalatayan na natin yan, tayo'y nakipagpayapaan na sa Diyos. Tapos na ang alitan. Iniabot ng Diyos ang kanyang kamay sa atin upang magkaroon ng kapayapaan.
sapagkat hindi na tayo mga kaaway. Kailangan na lamang nating hawakan ang kamay ng Diyos. Pinatawad ng Diyos ang lahat ng ating mga kasalanan, magpakailanman, at iniunat ang kanyang kamay sa atin. Ngunit anong gagawin natin kung bibitawan o aalisin natin ang kamay ng Diyos? Ano ba ang dahilan ng pagliligtas ng Diyos sa atin? Upang kayo iharap ng mga banal at walang dungis at walang kapintasan sa harapan niya. Ang layunin ng Diyos ay hindi lamang upang tayo ay iligtas, kundi upang maiharap din tayong banal, walang dungis at walang kapintasan sa harapan ng maluwalhating Diyos. Kaya ngayon, nalalaman natin na ang lahat nating mga kasalanan ay pinatawad na at tayo ay naligtas na. Ngunit, paano natin magagawang tumayo sa harapan ng Diyos na banal, na walang dungis, na walang kapintasan? Paano natin magagawang tumayo sa harapan ng Diyos na banal, walang dungis, at walang kapintasan? Tanging sa biyaya ng Diyos tayo ay naligtas. Sa Efeso 2 verse 8, sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa pamamagitan ng inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Opo, ang ating kaligtasan ay tanging sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Huwag ninyo itong hahaluan ng kahit na ano paman. Kung ganoon paano, nagiging banal ang isang tao. Ako ay ipinanganak sapagkat tumanggap ako ng buhay mula sa aking ina at ama. Anong kasunod nito? Kailangan ninyong lumago, tama po ba? Nagsisilang ka ba ng sanggol at pagkatapos pinababayaan na ito? Pagkatapos ito, kailangan ninyong palakihin ng maayos ang sanggol. Pinapaliguan ng magulang, pinapakain, pinapalitan ng damit araw-araw, at labis itong minamahal. Paano lalaki ang sanggol kung wala ang pag-ibig ng kanyang mga magulang at ng kanyang buong pamilya? Kaya pagkatapos ng kaligtasan sa pamamagitan ng pag-ibig ng Diyos, tayo ay tinatayo bilang banal, matuwid, walang dungis, at walang kapintasan. Sa Juan chapter 17 verse 17, sinabing pabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo ay katotohanan. Tayo ay naligtas sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos at ginawa tayong banal sa pamamagitan naman ng katotohanan. Ang mga salitang banal at malinis ay pareho lang po yan. Kahit na tayo ay naligtas na, mayroon pa rin sa ating nalalabing bahid ng kasalanan dahil sa ating lumang pagkatao. Gayunman, ang Espiritu Santo ang nagpapabanal sa atin, sa ating puso at buhay araw-araw sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Kaya pabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo ay katotohanan. Kaya habang binabasa, pinapakinggan at sinusunod natin ang salita, ito po ang ginagawa ng Espiritu Santo, banal, pagkatapos ay walang dungis, walang kapintasan. At itinatayo tayo ng Diyos. Kaya ngayon, pagkatapos nating maligtas, dapat po tayong higit at higit pang maging banal. Ang banal, ito po yung nangangahulugan na malayo sa kasalanan. Kaya dapat nagiging tayong higit at higit pang banal, malayo mula sa kasalanan. At kahit na puno tayo ng bahid ang mga sugat ng kasalanan, ito po ay unti-unti na gagaling. Unti-unti gumagaling. Kaya pagkatapos, kapag nagtungo na tayo sa harapan ng Diyos, dapat tayong maging walang dungis. Kapag nagtungo na tayo sa harap ng Diyos, ay dapat walang dungis. Kung titingnan po natin ang ating mga buhay, puno tayo ng mga bagay na dapat punahin. Ang ating mga pag-iisip, mga salita, kilos, ay dapat na paunti-unti na mabago. Hindi nais ng Diyos na iligtas lamang ang mga makasalanan at pagkatapos ay kunin sila. Nais niyang lumago sila. Gaya ng sanggol na bagong silang, mithiin ninyo ang malinis na espiritual na gatas upang sa pamamagitan nito ay lumago kayo tungo sa kaligtasan sa 1 Pedro 2 verse 2. Gaya kung paanong ang mga sanggol na bagong silang ay umiinom ng gatas at lumalago unti-unti, tayo umiinom ng malinis na espiritual na gatas, lumalago ng higit at higit pa sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Kaya nangangahulugan nito na ang dating likas ay nawawala at ang pagkatao naman ni Kristo ay paunti-unting nabubuo sa ating pagkatao.
Sa Galacia 4:19, minamahal kong mga anak na para sa inyo ay muli ako nakakaranas ng hirap ng panganganak hanggang si Kristo ay mabuo sa inyo. Gaya kung paano tayo nakakaranas ng hirap ng panganganak sa mga tao, dumaranas rin tayo ng hirap sa pagpapalaki sa kanila. Kaya ipinapangaral ni Apostol Pablo ang Ebanghelyo upang tulungan ang mga tao na maligtas. At kahit na pagkatapos na maligtas, sabi niya sa 1 Corinto chapter 3 verse 2 hanggang 3, kayo ay mga bata pa kay Kristo. Kahit na kayo ay ligtas na, kayo ay mga bata pa rin. Painainom ko kayo ng gatas at hindi ng matigas na pagkain, sapagkat hindi pa ninyo kaya ito. Hanggang ngayon ay hindi pa ninyo kaya. Kaya kung ikaw ay naligtas, dapat kang lumago. Ngunit mula nang ikaw ay maligtas, ikaw ba ay nagsiselos pa rin, naiinggit pa rin at nakikipag-away? Ang isang taong naligtas na ng ilang taon ay hindi na dapat manlait, mainggit sa kanyang kapatid dahil lamang sa nasabi ito sa kanya na hindi maganda. Dapat tayong lumago. Sinabi ni Jesus sa 1 Pedro chapter 2 verse 23, nang siya'y alipustahin, hindi siya gumanti. Nang siya'y magdusa, hindi siya nagbanta. Kundi ipinagkatiwala ang kanyang sarili doon sa humahatol na may katarungan. Si Jesus, siya ang hari ng mga hari. Gayunman, kahit noong dinuraan siya sa mukha ng mga tao, sinampal siya sa mukha gamit ang kamay nila. Hinampas ng pamalo ang ulo niya, sinumpa siya. Si Jesus na natiling tahimik. Hindi ba natin kayang tularan ng Panginoon? Huwag po kayong magalit at makipag-away sa kanila dahil lamang sa may nagawa silang mali. Kung makikipag-away kayo sa isang tao, malalaman mo, lahat ng masasamang bagay tungkol at bagay sa loob niya ay lalabas. Kung gayon, hindi ito ubra. Sa Mateo 5:48, kaya't kayo'y maging mga ngay maging sakdal gaya ng inyong ama sa langit na sakdal. Paano tayo magiging sakdal gaya ng ating ama na nasa langit? Sinasabi ba ng mabuting ama sa kanyang anak, ikaw ay maging tulad sa akin ng kalahati lang? Ganun po ba? Nais ng ama na maging tulad niya ang kanyang anak. Kaya sa 2 Pedro 1 verse 4, maging kabahagi kayo sa likas ng Diyos. Paunti-unti siyang nagiging kabahagi sa likas ng Diyos. Ito po ang layunin ng pagliligtas sa atin. Nais ng Diyos na tayo ay maging katulad niya. Ang kaluluwa na nilikha ayon sa wangis ng Diyos ay nakagawa ng kasalanan at namatay, ngunit iniligtas niya tayo. Dapat nating mabawi ang nawalang wangis ng Diyos. Dapat tayong higit at higit pang maging gaya ng Panginoon hanggang si Kristo ay mabuo sa inyo. Hanggang ang pagkatao ni Kristo ay mabuo sa atin. Sinasabi na ang layunin ng pag-aaral o edukasyon ay upang lumikha ng isang disenteng tao. Ngunit ang uri ng edukasyon ngayon ay parang hindi na po ganito. Dapat tayong maging gaya ni Kristo. Dapat tayong maging higit at higit pang gaya ni Kristo. Kagaya ng Panginoon hanggang sa si Kristo ay mabuo sa inyo. Hanggang sa ang pagkatao ni Kristo ay mabuo sa atin. Iniligtas niya tayo. Kaya dapat nating mabawi itong nawalang wangis ng Diyos. Dapat tayong maging higit pang kagaya ng Panginoon. Dapat tayong maging kagaya ni Kristo. Ano po ba ang ginagawa natin sa church? Patuloy nating pinag-aaralan ng salita. Bakit po? Ang layunin ng pag-aaral ng Biblia ay upang habang ang karumihan nitong lumang pagkatao ay unti-unting naalis, ang banal na karakter ng Diyos ay magiging higit at higit pang ganap sa ating mga puso. At tayo ay higit at higit pang nagiging kagaya niya. Higit at higit na nagiging kagaya niya na walang dungis. Sa 2 Timoteo chapter 3 verse 15 hanggang 16, at kung paanong mula sa pagkabata ay iyong nalaman ang mga banal na kasulatan na makapagtuturo sa iyo tungo sa kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Ang ating pananalita at kilos ay dapat na maging higit
at higit pang kagaya ng Diyos. Natanggap natin ang kaligtasan. Ngunit, tayo ng mga nakatanggap ng kaligtasan, isipin nyo, kikilos ba tayong gaya ng Diablo? May nagsabi po ng ganito, kapag titingnan mo ang mga monghe, sino ang kamukha nila? Inaahita nila ang kanilang ulo, nagsusuot ng damit ng isang monghe. Bakit? Sapagkat lagi nilang tinitingnan si Buddha at palaging nakatayo sa harapan ni Buddha. Napakabait ni Buddha. Ang mga monghe ay higit at higit pang nagiging kagaya ni Buddha. Ngunit sino ang kawangis nating mga mananampalataya na Jesus? Ano po? Sino po ang kawangis natin? Ang mga taong iyon ay ginagaya ang panlabas na anyo. Ngunit sa katotohanan, hindi ito tunay na sila. Tayo naman ay dapat na higit pang maging kagaya ng Panginoon. Ganoon po, paunti-unti, sinabi ni Pablo sa mga taga-Galacia, minamahal kong mga anak na para sa inyo'y muli ako nakakaranas ng hirap ng panganganak hanggang si Kristo ay mabuo sa inyo. Ang muli ay nangangahulugan na siya ay nakaranas ng hirap mula sa pagliligtas sa kanila at alam na alam po ninyo kung gaano kahirap na maligtas ang isang tao sa panahon ngayon. Tama po ba? Noong nakaraang linggo, nagkaroon tayo ng Bible Seminar, marami ang mga bagong ligtas. At mula doon sa mga bagong ligtas, may ilan sa kanila na nandito ngayon. Kaya upang ikaw ay maligtas, ang iba'y nananalangin para sa maraming tao, naglalaan ng oras, gumagawa ng labis at nagsisikap. Kaya gaano tayo nagsisikap? Upang makapagligtas ng kahit na isa lamang na kaluluwa. At pagkatapos na sila'y maligtas, pababayaan nyo na lamang ba sila? Hindi po. Ngayon, upang matulungan sila makapamuhay sa pananampalataya, lubos natin silang ginagabayan sa pamamagitan ng salita, tinutulungan sila makapamuhay sa pananampalataya, hindi po ba? Kapag isinilang ang isang sanggol, natural lang para sa buong pamilya na tulungan yung bata na lumaki ng maayos. Kaya upang makapagligtas, nananalangin at gumagawa tayo ng labis upang matulungan ang mga tao na maunawaan ang Ebanghelyo at ang biyaya ng Diyos. At pagkatapos na maligtas, tinutulungan natin silang makapamuhay ng maayos sa pananampalataya at tinutulungan natin silang hindi mabigo upang hindi masaktan ang kanilang damdamin. Kapag ang isang tao na naunang naligtas ay nagsasalita at kumikilos ng walang ingat, maaaring isipin ng bagong naligtas na ano ba itong taong ito, naligtas? Siguro ayos lang na kumilos ng ganun. Ano po ang gagawin ninyo kapag ginaya nila ang mga bagay na iyon? Ang mga masasamang bagay po. Ang mga sumunod na naligtas, ang isang nakababatang kapatid ay ginagaya ang nakatatandang kapatid. Kung ang mga naunang naligtas ay kumikilos ng mali, ginagaya ng mga sumunod na naligtas ang taong iyon. Sapagkat ang Diyos ay hindi nakikita, ngunit ang mga naunang naligtas ang nakikita. Kung kikilos tayo ng maayos o tama, sasabihin naman nila, ah, dapat rin akong mamuhay ng ganyan. Ngunit kung kikilos ako ng mali, sabihin nila, sa palagay ko, ayos lang siguro yung ganyan. Kaya gaano po kalaki ang ating responsibilidad? Tinan po natin sa Efeso chapter 5. Efeso chapter 5. Verse 26 hanggang 27. Basahin natin. Upang kanyang pakabanalin siya na nilinis sa pamamagitan ng paghuhugas ng tubig sa salita, upang kanyang maiharap sa kanyang sarili ang isang maluwalhating iglesia na walang batik o kulubot o anumang gayong bagay, kundi siya'y maging banal at walang dungis. Ilang araw po ba, pagkatapos ipanganak, pinapaliguan ng isang sanggol? Ilang beses? Isang beses sa isang buwan? Pinapaliguan natin sila araw-araw. Hindi ko ito maunawaan noong una kung bakit kinakailangan kong paliguan ang aking bagong silang na sanggol araw-araw. Sinasabi nila na kung papaliguan ninyo ang bata araw-araw, ang anak ninyo ay magiging malusog at magiging maayos ang pagdaloy ng dugo. Hindi ko po ito alam ng eksakto, subalit mayroong napakaraming bagay na dapat linisin. Kaya nga, pagkatapos na maligtas, nililinis sa pamamagitan ng salita, gaya ng paghuhugas sa tubig. Ang ibig sabihin ng nililinis sa pamamagitan ng salita ay nililinis sa pamamagitan ng salita na gaya ng paghuhugas ng tubig. Kaya mga kapatid, malinis ba tayo kung walang tubig? Sa ngayon ay walang tubig po sa Gaza Strip, kung saan ang Israel ay nasa digmaan. Kaya nga napakahirap na makakuha ng maiinom na tubig. Saan ba ang panghugas na tubig doon? Nakakamangha po na makita iyon. Hinuhugasan ninyo?
Hinuhugasan po ninyo ang inyong mga katawan ng maraming beses sa isang araw. Naliligo araw-araw, naglilinis at naglalagay ng mga pampaganda at ng kung ano-ano pa. Kung gayon, bakit hindi ninyo iniingatan ang inyong puso at pag-iisip? Sa pamamagitan ng pagbabasa, pakikinig, pag-aaral at pagsunod sa Biblia araw-araw, dapat nating linisin ang ating mga sarili sa pamamagitan ng salita at maging banal, gaya ng paghuhugas sa tubig. Kaya habang tayo nagiging higit at higit pang malinis, nagiging banal ay ang nagiging banal at yung antas na mas mataas kaysa pagiging malinis. Ito ay nagiging gaya ng Panginoon sa isang malinis at banal na paraan. Inaakay niya tayo na maging tulad sa Kanya. Itinatayo tayo bilang isang maluwalhating iglesia sa harapan niya. Si Jesus po ang asawang lalaki at tayo ang maluwalhating iglesia sa harapan ng Panginoon. Pinatulog po ng mahimbing ng Diyos si Adan at kinuha ang isa sa kanyang tadyang at nilikha iyon at naging babae. Tama po? Marahil siya ay higit na maganda kaysa sa Miss Universe. Si Adan ay nagalak at sinabi sa Genesis chapter 2 verse 23, "Sa wakas, ito'y buto ng aking mga buto at laman ng aking laman." Si Jesus ang asawang lalaki at tayo naman ang asawang babae. Gaya ng maganda at malinis na panlabas na anyo ng tao bago si Adan at Eva ay magkasala, bagaman ang isang nabigong makasalanan ay maligtas bilang isang miserableng makasalanan, nais ng Diyos na tayo ay maging higit at higit pang dalisay at banal upang maitayo bilang isang maluwalhating iglesia sa harapan ng Panginoon, isang maluwalhating iglesia. Kaya nga sa Efeso chapter 5, sinabi na si Kristo ang asawang si Kristo at ang asawang babae ang church. Ito po ang lihim dito upang kanyang maiharap sa kanyang sarili ang isang maluwalhating iglesia na walang batik o kulubot o anumang gayong bagay, kundi siya ay maging banal at walang dungis. Walang batik, kulubot, walang ganong bagay. Kundi maging banal at walang dungis, nais niya na maitayo tayo sa ganitong paraan. Dapat nating tularan ng Panginoon ng higit at higit pa pagkatapos nating maligtas. Tama po ba? Kapag ang Panginoon ay dumating, siya ay darating bilang lalaking ikakasal. Papasok ang lalaking ikakasal. Pagkatapos ang lalaking ikakasal ay nakatayo doon ng maayos. Tapos papasok ang babaeng ikakasal. Pagkatapos hindi siya naligo ng 3 buwan, nasabihin na yung kanyang buhok magulo, lumabas siya na puno ng alikabok. Kung gayon, ang lalaking ikakasal, matatakot, tatakbo palayo. Hindi ba? Ang babaeng ikakasal ay dapat na lumabas na malinis, may pinakamagandang panlabas na anyo sa kanyang buhay. Gaano po ba kabuti kung ang ating puso ay magiging ganun din po? Dapat nating tunay na ihanda ang ating puso na tumayo sa harapan ng Panginoon. Kaya nga sa Apokalipsis sa chapter 19 sa verse 7 hanggang 8, tayo'y magalak at tayo'y magpakasaya at ibigay natin sa Kanya ang kaluwalhatian. Sapagkat dumating na ang kasal ng kordero at inihanda na ng Kanyang magiging asawa ang Kanyang sarili at sa Kanya ipinagkaloob na magsuot ng pinong lino, makintab at malinis. Sapagkat ang pinong lino ay ang matuwid na gawa ng mga banal. Kaya kapag ang Panginoon ay dumating, hindi lamang tayo dapat na magalak na ang araw ng pagdating ng Panginoon ay malapit na, kundi dapat pag-isipan po ninyo kung paano tayo haharap sa harapan ng Panginoon. Tama po ba? Iniligtas niya tayo dahil nais niya na iharap tayong malinis, banal at walang kapintasan sa harap niya. Kaya nga, tayo ay mga buhay, hindi mga patay. Kaya ngayon dapat tayo mamuhay ng karapat-dapat bilang mga buhay. Dito ko po muna ito tatapusin sa ngayon. Sa ngayon ay manalangin na po tayo. Mahabagin naming Amang Diyos, kami po na mga naligaw mula sa Diyos ay namuhay sa mga kasalanan at nararapat na tumanggap ng puot at paghuhukom ng Diyos. Subalit sa pamamagitan ng iyong dakilang pag-ibig sa amin, ay tinubos mo kami sa aming mga kasalanan at binuhay kami na mga patay sa aming pagsalansang at mga kasalanan at ginawa mo kaming mga anak ng Diyos at pinahintulutan mo kaming makapasok sa iyong walang hanggan at maluwalhating kaharian. Kaya sa natitira po namin buhay, pakiusap, baguhin mo po ang aming puso at buhay araw-araw upang sa harap ng iyong nalalapit na pagdating sa iyong kaluwalhatian, Panginoon, ay makatayo kami na walang anumang kakulangan at walang kapintasan
At ang lahat ng aming nalalabing buhay, ito po ay ipinagkakatiwala na po namin, Panginoon, sa iyong banal at sa iyong pong makapangyarihan na mga kamay. Idinadalangin po namin ang lahat ng ito sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.